MAPE Health 2, Quarter 3, Week 3 to 4. Ang ating topic, malusog na gawi, malusog na pamilya. Ang ating milk code ay ito. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga panibago kong videos na na-upload. Ang 2GL channel ay ang mga nandito sa aking channel ay more on educational videos. Minsan din, nag-upload ako ng mga Bible verses to encourage us spiritually. Ang layunin sa ating aralin ay matutukoy mo ang mga tamang gawi upang maitaguyod ang kalusugan ng pamilya. Ang pangalawang layunin ay isasagawa ang masayang gawi na makabubuti sa kalusugan ng pamilya. Pangatlong layunin na papahalagahan ang masayang gawi na nakakabuti sa kalusugan ng pamilya. Okay, bago natin simulan ang ating aralin, basahin muna natin ang mga salita. Una ay magaling, ito ay pamilya. Pangalawa, napakahusay mo. Ito ay paghahain. Tama ka. Pangatlo, ang galing. Ito ay pagsasangguni. Ang ibig sabihin ng pagsasangguni, ito ay paghihingi ng ideya o mga dapat na solusyon sa isang suliranin. Pang-apat, pag-i-ehersisyo. Napakahusay mo. At ang huli ay paglilibang. So, ilan ang ating mga salitang binasa ngayon? Ito ay 5. Pamilya una, pangalawa, paghahain. Pangatlo, pagsasangguni. Pag-ehersisyo ay pang-apat. At paglilibang ang pang-5. Ang tawag sa mga bilang na una, pangalawa, pangatlo ay ordinal numbers. Subukan natin. Sa isang papel, isulat ang bilang ng larawan na nagpapakita ng malusog na gawi ng pamilya. Okay, tingnan natin ang mga larawan. Okay, sunod. Okay, ang una, alin dyan ang mga larawan? Tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Okay, mayroong number 2, 3, at yung pang-5. Yan ang pagkakasunod-sunod ng ating mga sagot. Okay, next. Okay, mga bata, ano ang mapapansin natin sa larawan? Magaling, ito ay isang pamilya. Ano ang kanilang ginagawa? Tama ka, sila ay nag-i-ehersisyo. Bakit kaya sila nag-i-ehersisyo? Kung ang sagot mo ay upang maging malusog ang pangangatawan, tama ka. Bakit kaya kailangang maging malusog ang ating pangangatawan? Magaling upang hindi tayo magkasakit. Malakas ang ating immune system. Malakas ang ating katawan sa pagkontra sa mga sakit, lalo na sa panahon ngayon. Kaya lagi nag-i-ehersisyo. Ano ang mapapansin pa ninyo sa larawan?
Kung ang sagot nyo ay buong pamilya, tama ka. Ang buong pamilya ay sama-samang nag-e-ehersisyo. Okay. Kapag tandaan natin mga bata, kapag tayo ay sasagot o gagawa ng isang simpleng pangungusap, lagi nating tatandaan na gumamit ng malaking letra sa pagbuo ng pangungusap at tamang banta sa hulihan ng pangungusap. Mga bata, sa palagay nyo, ano kaya ang ating pag-aaralan? Ang ginagawa ba ng isang pamilya ay masayang gawi? O malusog na gawi o gawain? Tama ka. Ang ating pag-aaralan ngayong araw ay malusog na gawi, malusog na pamilya. Kung malusog ang ating mga gawi o ginagawa, nagiging malusog din ang ating buong pamilya. Yan ang ating mapag-aaralan ngayong araw na ito. Kung handa ka na, pakita muna ng iyong mga papel at lapis para sa mga susunod nating gawain. Lagi nating tandaan mga bata, kapag tayo ay nanonood ng isang mga video tutorial, laging mag-participate din para makikita mo kung ikaw ay natututo ba sa ating pinag-aaralan. Okay, simulan na natin. Mga tamang gawi ng pamilya upang maitaguyod ang kalusugan. Una ay paghahain ng pagkain na may tamang nutrisyon para sa pamilya. Ano yung mga tamang nutrisyon na yan? Okay, makikita natin sa larawan. Ang paghahain ng sustansyang pagkain ay mahalaga upang maging malusog ang pamilya. Maghain ng pagkain na kabilang sa glu at grow foods. Umiwas din sa pagkain ng processed meats at junk foods. Ibig sabihin ng processed meats, ito yung mga katulad ng hot dog, yung mga pagkain na hindi mo na kailangang masyadong lutuin pa, hindi mo na masyadong ihain pa o lagyan ng maraming mga ingredients. Ito ay ginamitan ng mga preservative o mga pampatagal na mga chemical para ang pagkain ay maging fresh o maayos pa, maging hindi siya nabubulok ng mabilis. Okay, next. Pagsasangguni sa pinagkakatiwalaang doktor. Bakit kailangan nating magsangguni? Gaano ba ito kadalas? Ang regular na pagsangguni sa doktor ay mahalaga upang mabantayan ang kalagayan ng kalusugan ng pamilya. Napakahalaga na magsangguni tayo sa mga doktor o mga espesyalista para makita natin ang karampatang lunas kung ano ang nararamdaman o nararanasang hindi maganda sa ating katawan. Pangatlo, pag-e-ehersisyo ng pamilya. Bakit malagang mag-ehersisyo? Kailan ito natin dapat ginagawa? Sino-sino ang dapat nating nakakasama? Okay, ang pamilya ay dapat ugaliin ang pag-e-ehersisyo upang makaiwas sa sakit at lumakas ng katawan. Mga thrice a week, tatlong beses sa isang linggo, mag-e-ehersisyo para mapanatiling malakas ang ating katawan. Pang-apat, paglalaro at paglilibang kasama ang buong pamilya. Okay, sino ang kasama daw? Buong pamilya. Ang pamamasyal, paglalaro at paggawa ng mga gawain ay kinasisiyang gawin ng pamilya ay nakapagpapatibay ng relasyon ng bawat isa. Kaya kailangan tayo ay naglilibang, naglalaro kasama ang ating buong pamilya. Okay, pagkakaroon ng mga alagang hayop o mga halaman bilang limangan. Okay, bakit kaya? Bakit kaya kailangan ito? Ang pag-aalaga ng mga hayop o halaman ay maraming pisikal at emosyonal na epekto sa kalusugan. Ito ay nakapagpapasaya at nakakapagparelax. Natututo din ang pamilya na maging responsable sa pag-aalaga. Ayan, nakakatanggal stress kapag may mga alaga tayong hayop, mga pusa, aso sa bahay at mga halaman.
Katulad ng nasa larawan, sila ay masaya kasama ang kanilang alagang aso. Okay, tingnan naman natin kung may natutuhan tayo sa ating aralin. Subukan niya natin iguhit ang star o tala kapag ito ay naglalarawan ng tamang gawi ng pamilya at buwan naman, kalahating buwan o crescent moon kapag hindi. Isulat ang sagot sa papel. Okay, handa ka na ba? Okay, subukan natin. Una, pagtulong kay nanay sa paghahanda ng masustansyang tanghalian. Masayang gawi o hindi? Magaling, ito ay masaya. Pangalawa, paglalaro habang ang lahat ay abala sa paggawa ng gawaing bahay. Ang sagot ay hindi. Okay, kasunod. Pamamasyal at paglalaro sa parke kasama ang pamilya. Napakahusay mo, ito ay upo. Star ang ating sagot. Pang-apat, pagpapakain sa alagang aso na may patnubay ng magulang. Siyempre, baka makagat ka ng aso. Okay, tama, mali. Ito ay tama. Okay, panlima, pagkain ng sitserya, tsokolate at candy kasama ang bunsong kapatid. Ito ay crescent moon o buwan. Mali iyon. Dapat masustansya ang pagkain. Okay. Lagi nating tatandaan, mga bata, ang pagpapabuti ng kalusugan ng buong pamilya ay lubos na kailangan at mahalaga. Ang sama-samang paggawa ng malusog na gawi ay sama-samang pagpapanatili ng kalusugan ng pamilya. Ano-ano ang mga gawi sa kasalukuyang ginagawa ng iyong pamilya? Maikukwento mo ba sa amin? Maipapahayag mo ba sa amin? Magaling! Marami ang napag-usapan natin kanina. Isa na dyan ang pag-ehersisyo, paglilibang, paghanda ng pagkain ng sama-sama, pag-aalaga ng mga alagang aso o halaman. So, yan. At saka pag-ehersisyo. Tama ka. Okay. Sunod, subukan natin pili ng tamang sagot. Isulat ang letra ng sagot sa iyong sagutang papel. O na. Alin sa mga sumusunod na pagkain ang mabuti sa kalusugan ng pamilya? A. Hotdog. B. Sitseria. C. Tocino. D. Ginisang gulay. Okay, time's up. Ang ating sagot ay D. Ginisang gulay. Tama ka, ginisang gulay. Okay, pangalawa. Alin sa mga sumusunod ang gawaing napapalakas ang katawan? A. Pag-eehersisyo. B. Pagbabasa. C. Pag-upo. D. Panunood. Ano ang ating mga kasagutan? Kung ang ating sagot ay A. Napakagaling mo. May natutuhan ka. Okay, pangatlo. Kanino dapat magpakonsulta kapag ikaw ay may sakit? A. Guro. B. Doktor. C. Enhinyero. D. Carpintero. Ang ating sagot ay yay! Ang ating sagot ay letter B. Letrang B. Doctor. Number 4. Pang-apat. Alin sa mga sumusunod? Ang mabuting epekto ng pag-aalaga ng hayop at halaman. Okay, bakit kailangan nating alagaan ang mga ito? Okay, A. Nakakapagpasaya sa pamilya. B. Nagdudulot ng stress sa nag-aalaga. C. Nagdudulot ng sakit sa pamilya. At D. Nagiging dagdag sa gastusin ng pamilya. Kung ang sagot mo ay A. Napakahusay mo! Ang galing-galing mo! Okay, panglima. Ano ang magandang dulot ng paglilibang ng pamilya? A. Nakapagpapatibay ng relasyon. B. Nakakapagpabigay ng enerhiya. C. Nakakapagpalusog. D. Nagdudulot ng stress. Kung ang sagot natin ay letter A, ang galing-galing mo. Nakuha mo lahat ang ating napag-aralan. Akit sa ating tahanan naman sa isang papel, sulat ang numero ng larawan na nagpapakita ng malusog na gawi ng pamilya.
Okay, tingnan natin kung ang ating mga kasagutan ay ganito. Pipiliin natin ang mga numero. Okay, tingnan natin. Ito ay gawaing bahay. Pero tingnan natin. Okay, ang sagot ay 1, 2, 4 at 5. Salamat sa panonood! Mga bata, sana may natutuhan tayo sa ating napag-aralan ngayon. At ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong nakasama sa iyong pagkatuto. Sa susunod ulit, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito. God bless at mag-ingat tayo!